ang lagusan papasok sa isla nila. Kailangan nating maabot ang bukas. Day, nanalo ka na. Kinabumuwian na rin ako sa sarili kong anak. Andito na tayo. Napakagandang isla. Ang dami natin pwedeng pagkakitaan. Nandito lahat ng diamante. Sigurado ako ang dami nun dito. Ikinalulungkot kong ibalita sa inyo. Ang ating pinakamagiting na pinunong Gideon ay pumanaw na. Ano naman kasi? Bakit dito pa tayo dumaan, oh? Walang gagalaw. Daniel! Tuturuin ko sa sarili kong mga kamay ang mga taong yan. Narinigin natin yan dati. Sandata ng tao! Sandata rin ng tao! Tama si Lot-Lot. Ibig sabihin, mayroon na namang nakapasok na tao dito sa isla. Andito na mga tao. Sumugod sila. Magunas dili kayo mga katribo! Hindi pa tayo sigurado kung sandata ngayon ng tao. Tama si Tatang Satong. Manigurado muna tayo. Masarap sa ahas, inihaw! Ayos! Ito best yan! Pagkain na tayo! Masarap tayo dyan! Kayong apat! Silipin niyo sa dakong paraon kung saan nagmula ang putok na yon. At bumalik kayo dito. Sabihin niyo sa amin, kung totoo ngang meron taong nakapasok ulit dito sa isla natin. Madali! Mag-iingat kayo! Baka hindi na tayo makalabas sa islang to. Baka mamatay na tayo dito, Toro. Gusto ko ipaalala sa'yo kung anong pinunta natin dito. Eh, bakit ganun? Kanina pa tayo nag-aalakad ang tagal-tagal na. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin natin makita yung diamante? Yan lang yan. Malapit doon sa gubat ng punan lupa, ah. Hindi malayong mapangayain ng kasinilibing ni Dr. Elizabeth Gideon. Tol, hindi mo man lang ba ipabalita kay Jacob to? Baka gusto mo nang daanan na muna natin. Bago ko puntahan ang anak ko, gusto ko sigurado ko. Sigurado ako na malilinis ko ang pangalan ko sa mata niya. Baka naman nag-a-excite tayo ng panahon dito. Talagang wala tayong makikita. Hindi. Sige na, basta. Sigurado ako andi dito ang mga diamante. Hindi pa lang natin talaga nakikita. Emma, saan nga natin makikita yung diamante? Ang sabi sa akin ni Jacob, meron dito ang tinatawag na huling paraiso. Isang lugar na pinto ay bato. Ando doon daw ang mga walang hanggang kayamanan. Kaya sigurado ako, Judah, ando doon ang mga diamante. Ito bang sinasabi mong pinto ay bato? Napakataas at napakalawak na nasa gitna ng gubat.
Siguro, yun na nga yun. Bakit alam mo ba kung nasan to? Nadamay ka dahil sa akin. Okay lang yun, di ba? Mag-best friend tayo. Laban mo, laban ko. Kung wala tayong mahihingian ng tulong, sa sarili natin tayo aasa. Laban tayo, Jacob. Tama, Nika. Laban tayo! Ito na nga, bossing. May ibang pinto. Ano kaya laman ng nasa loob ito? Ano pa, edi diamante? O ano pang hinihintay nyo? Sige na! Pabuksan mo na yan! Hindi mo kami matatakot, tumboy! Kasama niya. Ginaada! Ginaada! Marami pong tao nakapasok sa isla. Marami po silang dalang sandata at kagamitan. Si Moises po tinamaan. Naiwan po sa gubat. Moises? Gusto nilang gibain ang pintuan ng huling paraiso. Gusto nilang pasukin ang huling paraiso. Paano nakarating ang mga tao sa isla? Baka po yung taon na tatay ni Eli. Kahit sino pa sila! Malinaw na hindi mabuti ang pakay nila dito! Tama si Tatang Satok. Pagtanggol natin ang isla, huwag nating hayaang guloy ng mga tao. Hey!
ito. Hindi namin maintindihan ang sinasabi nila, Bossing. Pero sa kilos, plano nilang umatake. Kaya kung hindi natin sila uunahan, malamang tayo ang mapuruan, Bossing. Kaya kung sasangayunan mo, lulusog tayo. Lulusobin natin ang mga unggoy nang hindi nila inaasahan. Sige, gawin ang dapat gawin. Nang tahimik natin mahanap ang diamante sa islang to. Teka muna, hindi nyo ba naiisip? Kakailanganin pa natin sila para talaga malaman natin kung paano bubuksan ang pinto ng huling paraiso. Huwag kang mag-alala, Rebecca. Kapag naunahan natin sila sa sindak, susunod ang mga yun, kahit na anong litos natin sa kanila. Ba't nakikitawa kayo? Ayusin nyo itong tent ko! Joshua? Joshua, nakita mo ba si Jacob? Ewan ko dun. Sana, di na siya mahanap eh. Joshua? Sorry, Mami. Kasi naman eh. Siya na lang lagi hinahanap mo. Di mo na ako pinapansin eh. Joshua, I'm sorry. Sige, huwag kang mag-alala. Babawi ngayon sa'yo si Mami. Talaga? O sige, maglaro tayo nito, Mami! O sige, pero hahanapin ko muna si Jacob, ha? Mami! Huwag mo na siya hanapin. Andun sa room niya. Natutulog na po siya. Eh, sigurado ka? Yes, Mami. Kakakita ko pa lang sa kanya. Natutulog na siya. Halika na, Mami. Laro na tayo nito. Ah, sige. Tingnan nga. Ang galing mo, ha? Oma, lagay ka na. Anong Oma? Maglagay ka na? Ayoko nga. Kafe-facial ko lang eh. Paglalagayin mo ako niyan, ang dumi-dumi niyan. Huwag ka masyado maarte, Ma. Oh, lagay mo na. Gusto mo matuhog? Gusto mo sibat? Ayoko! Ang dumi-dumi niyan. Papalagay mo sa mukha ko. Hindi. Naku, Judah, tumigil ka nga. Ay, naku, hindi. Naku, maglalagay yan. Sa inyo lang mga lalaki. Sa akin, hindi. Pwede ba naman yon? Huwag kang mag-alala. Hmm? Napakaganda mo kapag nagagalit. Kahit na nangiligay sa mukha mo, itiman man o dumihan. Napakaganda mo. Okay. Oo na. Tumigil! Tumigil ka na dyan. Maglalagay na ako. Oh, sige na, Ma. Bilisan mo na lang. Lagay mo na yan. Toro, tara na. Yes, Bossing. Ma, bilisan mo dyan. Ano ba? Yes. Men! Come on! Let's roll it! Ito na, oh. Lalagay na nga, eh. Come on. Nandiyan na raw ang mga taong gustong sumugod sa atin!
Pinaghahanda nila tayo. Pero masenda tayo sa kanila. Sandaling ito. Ipapaalala niya sa ating lahat na ang tribong ito ay isang pamilya na nabubuhay sa pag-aaruga at pagmamahalan, sa pagiging masayahin, sa pagiging mahilig sa kantahan at sa selebrasyon, sa pagiging malapit sa kalikasan at sa pamumuhay sa kapayapaan. Pero sa mga sandaling ito, susubukan tayo ng pagkakataon kung gaano katatag ang ating tribo, ang ating lakas. Mga katribo, papalapit na ang mga taong gustong gumulo sa katahimikan ng ating tribo. Silang mga gustong sirain at wasakin ang kaisa-isang bagay na nagbibigay dahilan sa ating tribo kung ano tayo. Mga katribo, kung andito ang aking pinakamamahal na si Gideon, ang ating pinuno, tatanungin niya tayo, handa na ba tayong lumaban? Handa na ba nating ipagtanggol ang ating isla? Ang ating tribo? Ang ating tahanan? Ang ating pamilya? Mahina tayo kumpara sa kanila. Pero hindi tayo uurong. Ipakikita natin sa kanila na mula sa mahina ay mabubuo ang matibay na samahan. Hindi matitibag ng mga kalaban. Di tayo susuko sa gitna ng laban. Hahanapin natin ang katapusan ng ating sinimulan. Mga katribo, kung nandito ay yung oras na ito, ang
pinunong Gideon. Aaminin niya sa inyong lahat na hindi siya sigurado sa tagumpay ng labang ito. Pero siya ay mamumuna at perpeso sa gitna ng laban! Ano mang laban na para sa tribo ay laban na dapat alayan ang sariling buhay para sa ating tribo! Para sa ating pinakamamahal na isla! Gagawin mo? Hindi ba tayo delikado niyan? Sumubong ba ko yung diamante o hindi? Kung meron mang makakapatay kay Gideon, baka nga si Toro yan. Si Toro? Di ba siya yung dahilan kung bakit nasira yung buong pamilya mo? Pasensya na ha. Ngayon ako, nakakita na may mga pinatay sa harapan ko eh. Ang damo yung mga diamante. Eh, anak, paano naman yung problema natin doon sa taong unggoy na dumukot kay Jacob? Hindi pa rin kami tumitigil ni Levi sa paghahanap na eh. Isa! Ah! Dalawa! Ah! Tatlo! Sila, Jacob, nung papaalis dito sa bahay, nakakatawa sila. Kala nila matatalo nila tayo, no? Galing mo, Jacob! Nalaman ko nag-aaksayo tayo ng panahon dito. Lagot sa akin yung apo mo. Nalaman ko yung makakatulong sa atin. Yung pinto sa huling paraiso, paano mabuksan? Oras at pagkakataon na naaaksaya, paghintay pa natin silang gumaling. Sige na! Tabagin nyo na yan! Doon sa loob ng batong pintuan, doon yung kayamanan ng isla. Thank you.